Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, tatapusin natin yung Babul Asher tungkol sa Salatul Jumu'ah, inshallah. So natalaki na natin na ito nga ay wajib sa lalaki na nasa hustong edad at hindi naman naglalakbay. So kung yung tao naglalakbay, hindi rin wajib sa kanya ang Jumu'ah. At may mga scholar pa nga nagsasabi, kung masyado siyang malayo sa jame, sa masjid na may Jumu'ah, ng farsakh o 5 kilometro, maaring hindi na rin siya mauobliga na mag-Jumu'ah. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na usapin yun kasi marami naman pwedeng masakyan. O pwede mo siya maglakad, baga pa lang. Kasi kung 5 kilometro, ano yun eh, maglalakad ka, mga 1 oras lang yun. Kung normal na lakad. At ang oras nito, yun nga, oras ng duhur, yung Salatul Jumu'ah. Bagaman mayroong mga scholar nga nasabi ko dati, hindi nabanggit dito ibang bagay. May mga nagsabi na maaring ang khutba ay bago pa ang oras ng duhur. Pero yun nga, ang nakagawian na natin talaga, since nagkukutba ang imam, bago siya magkutba, nag-aadan ng para sa Jumu'ah. Sa mas mainam, nagawin ng khutbah pagkatapos ng adan na ito, syempre, oras din ng duhur, inshallah. Kung malilit ng konti, katulad sa atin na kagawian natin, na ang Jumu'ah ay 12:30, so walang problema din, inshallah. So yung khutbah, ito ay 2 khutbah, na sa pagitan ng 2 ito ay uupo ang khatib. At tatalakay na natin yung mga sunnah na ginagawa sa khutbah para sa khatib. At hindi na tinalakay dito masyado yung tungkol sa khutbah kasi ang binigyang diin talaga rito ay para doon sa mga dumadalo sa khutbah. Katulad yung natalakay natin, ano yung mga bawal na gagawin ng mga dumadalo sa Salatul Jumu'ah. Bawal yung pagsasalita o yung paggawa ng mga gawain na wala namang kinalaman sa Jumu'ah. Ngayon, naabutan ng tao ang Salatul Jumu'ah, may tuturing siyang nakaabot sa Salatul Jumu'ah kapag naabutan niya yung ruku ng 2 raka'ah. Pag nagtaslim ang imam, isa lang ang kulang niya. Pero kapag hindi na niya inabutan yung ruku, pagtaslim ng imam, 4 raka'ah ang itatayo niya na duhur. Kasi hindi naman niya inabutan ng Jumu'ah. At ngayon din, walang nafila sa Jumu'ah katulad ng mga rawatib na nababanggit. Ibig kong sabihin, walang nafila na katulad nun na 4 raka'ah bago ang duhur at 2 pagkatapos ng duhur. Ang meron pagkatapos ng Jumu'ah, meron. 4 raka'ah kung ikaw ay sa masjid, magsasala nito, 2 raka'ah kapag sa bahay. Kung gagawin mo itong 6, pwede rin kasi meron ding batayan. At ang Salatul Jumu'ah, ito ay 2 raka'ah na binabasa ng malakas ang Fatiha at iba pang mga sura. Ngayon, nandito na tayo sa sunnah ng Jumu'ah, mga sunnah na gawin sa Jumu'ah, sa sunnah nga na dumating ng maaga para sa Salatul Jumu'ah. Sunnah ang dumating ng maaga para sa Salatul Jumu'ah, para sa mas malaking reward. Nang reward nung naunang dumating ay katulad ng nagkatay ng kamelyo at yung sumunod katulad ng nagkatay ng baka. Sumunod katulad ng nagkatay ng kambing o tupa. Sumunod yung katulad ng nagkatay ng manok. At sumunod siyempre yung nag-alay. Sabihin na lang natin nag-alay. Hindi nakatay, alay na lang. Nag-alay ng itlog. Okay? Para malinaw. Kasi baka gagawin itong dalil ng tao na pwedeng magkatay ng itlog. Actually, manok, hindi siya kasama sa mga Bahaimul An'am, yung Bahimatul An'am, hindi. Hindi siya kasama doon sa pwedeng katayin para sa akika, kurban, hindi. Hindi kasama ang manok. Ang pwede, kambing, tupa,
yun. Actually, kahit sa ibang mga hayop, nakamukha ng kambing, maaaring hindi siya katanggap-tanggap na magiging kurban. Bawa nabanggit ng mga scholar, halimbawa yung gazelle, yung parang usa sa disyerto, mabilis tumakbo, hindi siya pwedeng pangkurban kasi hindi naman siya bahimatul an'am. Na kumbaga, ang bahimatul an'am kasi ang konteksto nito, kumbaga, pastuling hayop. So yung usa, hindi naman yung pinapastol. Pero meron pang ibang pastuling hayop, halimbawa sa ibang mga lugar, may mga pinapastol na hayop na hindi naman siya baka, hindi naman siya camel, hindi naman siya kambing. Bawa sa atin, kalabaw. So pwedeng magkatay ng kalabaw ayon sa sinabi ng mga scholar bilang korban. Pero yung kabayo, hindi. Hindi naman siya hayop kasi talaga na pinapastol. Yung kabayo, hindi siya hayop na pinapastol. Yun yung narinig ko sa usapin na yun tungkol sa ano, sa jamus, tungkol dun sa kalabaw. Na ito nga ay pinapastol din. Pero ano yun eh, naalala ko na, ngayon ko lang siya naalala uli. Siya lang itatanong ko uli kung ano ba yung mas matibay na batayan o pananaw dito. Kasi yung jamus, yung kalabaw, hindi naman siya din strictly pinapastol eh, na kumbaga katulad ng baka na pinapastol para sa karne niya o kaya gagatasan. Hindi siya katulad nung kalagayan nung kambing o nung baka o kahit yung ibang camel. Ang kalabaw, ano talaga siya? Pang-araro o panghila ng mga karetela. Yun ang trabaho niya. Hindi siya pinapastol para lang gagawing karne. So yun yung usapin. At actually, mayroong batas din sa Pilipinas na bawal magkatay ng kalabaw. Actually, panahon pa yun ni President Magsaysay na bawal magkatay ng kalabaw bilang karne, syempre. Ngayon kung yung kalabaw, limbawa, mamatay na justifiable ang pagkatay dito, maaaring mapaumanhinan yun sa batas sa Pilipinas. Pero yung magkakatay ka ng kalabaw, gagawin mo siyang parang karne, hindi siya pwede dito sa Pilipinas. Anyway, lilinawin ko pa yun sa ano, siya lang sa kalabaw. Kasi nga, soon na yung dumating ng maaga sa Jumu'ah. Pangalawang soon na, yung paliligo sa Jumu'ah. Na bago ka pumunta sa Salatul Jumu'ah, ay makapaligo ka muna. Kahit hindi ka junub, maligo ka. At ang paliligo na ito ay katulad ng gusul ng janaba. Ngayon yung number 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kunin natin ngayon, inshallah. Number 3, yusannu at tatayyubu wat tanadduf. Sunna raw ang magpabango at ang magtanadduf. Ang tanadduf, ito na nga yung ano, yung pagpuputol ng kuko, yung pag gugupit ng bigote na mahaba at iba pang mga katulad nito. Wa izalatu mayan bagi izalatuhu minal jasim. Yung pagtaalis, pag-aalis ng dapat tanggalin, halimbawa mga pubic hairs, kataklimil adhafir wa gayrihi. Katulad ng paggupit ng kuko at iba pang tulad nito. Wa tanadhufu amrun zaid fil igtisal. At ang tanadhuf na ito, yung paglilinis sa katawan, ay iba pa sa igtisal. Okay? Hindi siya direktang kasama ng gusol. Wa yakunu dalika bikat irrawaih al-kariha wa asbabiha. Nakabilang dito siyempre sa iyong paglilinis sa iyong sarili na dapat mawala sa iyong sarili yung mabahong amoy. Na siyempre, may ang gusol, di ba, hindi naman kasama doon yung pagsasabon ng katawan. Di ba? Pwede kang maggusol na hindi ka nagsasabon. Yung gusol para sa tahara, di ba? Ngayon, kung magsasabon ka para bumango ka, ay pwede rin. Pwede rin. At actually, mas sunna ito para sa mga tao nga. Siyempre sa lalaki, kasi lalaki lang naman yung pwede magpabango. Yung babae, actually, bawal sa kanila yung gumamit
kahit nung sabon na mabango, na paglalabas sila, maamoy sila, o yung shampoo na masyadong mabango. Katulad lang ang hukom doon sa paggamit ng babango. So yung paggamit ng babae ng sabon na mabango o shampoo na mabango ay katulad lang din ang hukom sa paggamit ng perfume. Ito ay haram din. Ito ay haram. Meron namang mga sabon na walang amoy. Meron yung mga sabon na ano na neutral ang amoy. Actually yung perla, alala niyo yung perla, yung panlaba, yung papaputi ng damit, gumagawa na talaga sila ngayon ng bath soap, yung sabon pampaligo. Hindi ko lang alam kung, hindi ko pa nasubukan eh, kung may amoy ba yung sabon nila. Pero siguro hindi naman, kasi yung kahit yung perla, ano siya, yung panlaba, neutral yung kanyang amoy. Kabilang sa tanadof, wasyuurul lati amarasyari biizalatihi. Sige, hindi yung mga buhok na kailangan tanggalin sa katawan, sa kilikili, sa private parts. Wal adhafer kuko, waisan no halkulana, at suna nga yung pag-ahit sa mga pubic hairs, wanatful ibit, pagbunot ng buhok sa kilikili, wataklimul adhafer, pagputol sa kuko, wahafusyareb, paggupit sa bigote, maatatayob, kasama ang paggamit ng pabango. Merong hadith na iniulat ni Salman al-Farisi radiyallahu anhu, at ito ay, si may ulat nito, iniulat ni Imam al-Bukhari. So, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yagtasilu rajulun yawm al-jum'ati wa yatataharu mastata'a min tuhurin wa yudhinu min dahnihi aw yamsa min tibi baytihi. So putol yung nabanggit dito na hadith, pero tinukoy dito yung ilan sa mga gawain na sunna na gawin sa Jumu'ah, na walang sinumang tao o lalaki, specifically lalaki, na maliligo para sa araw ng Jumu'ah, kasi lalaki lang naman talaga yung obligado pumunta ng Jumu'ah, di ba? Maliligo para sa Jumu'ah at magpapadalisay sa kanyang katawan sa abot ng kanyang makakaya, at gagamit ng mga langis na meron siya. Yung langis na tinutukoy dito, langis para sa buhok, sa balat, ganun. Aw yamussu min tibi baytihi, o kaya gumamit ng pabango na nandoon sa kanyang bahay. So lahat ng tinutukoy dito ay puro sunna na gawin sa Jumu'ah. At sinabi ni Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, mantahura, yung tinukoy dun sa mantahura, al-muradu bihi al-mubalagatu fit tandif. Ang tinutukoy dito ay ang, kumbaga, ang sinabi dito, mubalaga. Mubalaga pag mamalabis. Pero sa konteksto nito, ibig sabihin pagpapainam ng paglilinis ng katawan. Wayukhadu min atfihi alal gusli. Nang tinutukoy naman dito, annal muradu bihi at tandif bi akdi syarib wal dhafar wal ana. Yung paggugupit ng bigote at yung kuko, at yun din yung mga buhok sa private parts, o yung kahit sa kilikili ay kailangan ding lilinisin, inshallah, bilang sunnah sa Jumu'ah. Number 4, wa yusannu lahu an yalbisa ahsana thiyab. Sunna na suotin ng lalaki ang pinakamaganda niyang damit. Pinakamaganda niyang damit. Ito ay ayon sa hadith na iniulat ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Umar bin Khattab radiyallahu anhu ra'a hillatu sira inda babil masjid faqala ya Rasulullah law ishtaraytu hadihi falabistuha yawmul jumu'ah walil wafdi idha kadimu alaik. So meron daw nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hillatu sira, na isang magandang damit doon sa masjid. So tinutukoy dito, syempre binibenta. Pero nasa labas ito ng masjid, ha, malapit doon sa pinto ng masjid yung nagbebenta. Sabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu na gusto niya itong bilhin at susuotin niya ito para sa Jumu'ah
O kaya kapag mayroong dumarating na mga bisita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dito sa hadith na ito, faqad istadalla bihi al-Bukhari, si Imam al-Bukhari ay kumuha dito bilang dalil ala libsi ahsani thiyabil jumu'ah, sa pagsusuot ng pinakamainam na maisusuot mo para sa jumu'ah. Na doon nga sa hadith na yon, walang naiulat dito na pinigilan si Omar ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bilhin yung damit na yaon. Okay? Sabing sabihin, pumayag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dun sa hadith nga na ito, syempre, wala kasing haraka. Hindi natin alam kung ishtarayta o ishtarayto ito. Kung tinukoy ba niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magsusuot o siya. Pero sa pagkakaintindi ko, siya mismo si Omar. So pareho lang na ito ay tumutukoy na dapat isuot ng tao ang pinakamainam niyang damit para sa Jumu'ah. Ngayon, merong isang chapter doon sa Sahih al-Bukhari, Babu yalbisu ahsana ma yajid, ang kabanata tungkol sa pagsusuot ng pinakamainam na damit na matatagpuan ng tao. Qala al-Hafidh Ibn Hajar, so si Ibn Hajar kasi meron siyang commentary nung Sahih al-Bukhari, yung Fathul Bari, kaya lagi siya nababanggit dito. So sinabi niya, wawajjahal istidlalu bihi min jihati takririhi sallallahu alaihi wasallam li Omar ala asli tajammul lil jum'ati. So ang dalil na ito ay dalil sa pagpapahintulot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Omar bin al-Khattab. So dito nga nalinaw din na ang magsusot ng damit, may gustong magsuot ng damit na yun si Omar. So ito ay dalil ng pagpayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Omar na siya ay magpaganda, kumbaga magsuot ng maayos na damit para sa Jumu'ah. Yung tajammul dito, literally nangangahulugan pagpapaganda. Okay? Pero lilinawin natin, baka inakabahan na ako sa kambal eh, si Rashid na papangiti eh. Baka biglang papasok to dito, naka-lipstick, naka-face powder. Sa tajammul dito, pero kung sa lalaki, syempre, kung ano yung katanggap-tanggap sa lalaki, no? Na maayos na damit, maayos na yung alahas, suotin mo yung pinakamaganda mong relo, pinakamahal, yun ang tinutukoy dito, inshallah. Kinabahan ako bigla. Si Mesa pang hadith, sinabi yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ala ahadikum lawishtara thawbaini liyawmil jum'ati sawa thawbi mihnatihi. Ay thawbun khaddamtuhu wa syaggaluhu. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kaya lamang ng sino man sa inyo o ng bawat isa sa inyo na bumili ng dalawang damit para sa araw ng Jumu'ah. At ito nga lahat ay nababanggit doon sa Fathul Bari. At yung tungkol dito sa dalawang damit ay iniulat naman ni Abu Dawud. Number 5, وَيُسَنُّ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا الْإِكْثَارُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي. So, sunna na paramihin sa gabi at araw nito ang sala ala nabi. Ang Jumu'ah, nagsisimula sa Webes ng gabi. Okay? Halimbawa ngayon, di ba Maghrib na ngayon ng Martes. Pero actually, technically, gabi ngayon ng Arbi'a ng Wednesday. Ha? Kung Islamically. Kaya nga, di ba, yung tarawih, bukas ang fasting, pero ngayon may tarawih na. Kasi nagsimula na ang Ramadan. Ang araw sa Islam ay nagsisimula sa gabi. So sinabi sa hadith na iniulat ni Abu Dawud, Akthiru minas salati alayya yomal jumu'ah. Paramihin ninyo ang sala sa akin sa araw ng Jumu'ah. Ang sala na tinutukoy dito ay yung pagpupugay at pananalangin ng biyaya para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad nung sala ng malaika, sala ni Allah, hindi ito pagdarasal. Dadadasalan natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, nananalangin tayo
para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang kahulugan ng sala dito. Number 6. Wa yusannu an yaqra'a fi fajriha fi salati bi surati sajda wal insan. So nabanggit na rin ito nung kahapon, kagabi, na sunna na basahin sa fajar ang suratu sajda at suratul insan. Limuwadabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala dalik. Ito ay iniulat ni Imam al-Bukhari na ginagawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yawmiha bi suratil kahf. At sa araw naman ng Jumu'a, sunna na basahin ang suratul kahf. Nang binabasa mo yung Quran, okay? Yung kanina yung sajda tsaka insan sa sala, sa fajar. Pero suratul kahf, basahin mo lang mula sa mushaf, inshallah, o kung kabisado mo, wala rin problema, basahin mula sa pangmemorya. Sa may hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ati sata'alahu nurum min tahti kadamihi ila ananis samai yudi'u bihi yawm al-kiyamah wa gufira lahu ma bayna al-jum'atin. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Hakim, sino man daw magbasa ng suratul kahf sa araw ng Jumu'a ay dudulutin ni Allah na magkaroon siya ng liwanag na magmumula sa ilalim ng kanyang paa hanggang sa langit sa araw ng paghuhukom, na liliwanag sa pamagitan nito o maliliwanagan siya sa pamagitan nito sa araw ng paghuhukom at patatawarin para sa kanyang-kanyang mga kasalanan sa pagitan ng dalawang Jumu'a. Ito ang pinaka sahih na hadith tungkol sa pagbasa ng Suratul Kahf sa Jumu'a. Ito. Yung tungkol sa Dajjal, protection sa Dajjal, ibang ulat pa yun. Pero ito yung pinaka matibay na ulat tungkol sa kainaman ng pagbasa ng Suratul Kahf sa Jumu'a. Ito yung ano doon. Yung kumbaga fadal o kainaman ng pagbasa ng Suratul Kahf. Pangpito, وَيُسَنُّ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَلَّا يَجْلِسَ حَتَّى يُسَلِّ رَكْعَتَيْنِ. Na sunna na magsala ng dalawang rak'a ang sino mang papasok sa masjid sa araw ng Jumu'a. Kahit naabutan na niya yung imam na nagkukutba, magsala pa rin siya ng dalawang rak'a. Kahit nag-aadan, magsala siya ng dalawang rak'a. Kasi ngayong iba, di ba, hindi sila nagsusunna habang nag-aadan kasi iniulit nila yung adan. Mas dapat nilang unahin ang tahiyatul masjid dahil kailangan mong pakinggan ng imam kapag nagkutba na siya. Ang pakikinig sa imam ay wajib, ang pag-ulit sa adan ay sunna lang. At ito nga ay iniutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidalik. Ito ay ipinagutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay nababanggit sa Sahih al-Bukhari. وَيُجَرُ وَيُجَزُ فِيهِمَا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَخْتُبْ. At yun nga, kailangan niyang gawin ito kahit pa yung imam ay nagkukutba na, at paikliin niya ito. Paikliin niya ang kanyang tahiyatul masjid kapag nagkukutba ng imam. Kasi kailangan niyang makinig. Ang pakikinig sa imam ay wajib at yung tahiyatul masjid actually sunna pa rin ito. Hindi naman ito wajib. Okay, hindi naman ito wajib, pero ito ay sunna na binibigyang diin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng nangyari doon sa isang sahaba. Pumasok at umupo na lang at siya ay pinatayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nagkukutba. Pinatayo niya 'yung lalaki para magsala muna ng tahiyatul masjid. At panghuli, inshallah, number 8. Wa yusannu an yukthira minad du'a. Sunna na magparami ng du'a kapag Jumu'a. Wayataharra sa'at al-ijaba, at pagsikapan niya ang mga oras ng pagkakatugon sa du'a. At yun nga, syempre, yung buong Jumu'a ay mainam dito ang pagdudua. Pero may mas tukoy doon sa isang hadith na iniwalat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, inna fil jum'ati lasa'atun la yuwafikuha abdun muslimin wa huwa qa'imun yusalli wa yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iya. So meron daw oras sa Jumu'ah
na walang sinumang Muslim ang nananalangin kay Allah na nakatayo na nagdarasal at humihiling kay Allah ng anumang bagay na kung matatapat ang kanyang dasal kay Allah sa oras na ito ay ibibigay, tiyak na ibibigay ito ni Allah sa kanya. Ngayon hindi tukoy ang oras na ito, kaya yung buong Jumu'ah ay pagsikapan ng tao na siya ay magdua. May mga nagsasabi ito ay yung mga dulong oras ng Jumu'ah pagkatapos ng Asar hanggang Maghrib. Pero siyempre, mas mainam yung buong Jumu'ah hanggat maaari ay pagsumikapan natin dito ang pagdudua, pagpaparami ng dua, panalangin, inshallah. So ito yung katapusan ng chapter tungkol sa Jumu'ah, inshallah. Susunod na chapter, ang Salatul Khawf. Yung Salatul Khawf, maikli lang naman ito, pero didiretso na natin ito, inshallah, doon sa Salatul Eidain, yung Salatul Eid, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.